guest is my one of my staff, my technical and lighting director. He does not only work for me, he also works for the Cultural Center of the Philippines and other groups, no? Actually, he goes abroad. Napupunta na siya sa abroad sa mga ginagawa niyang trabaho. May introduce to you, lighting director and technical director, Roldan Lozano. Hi, Direk. Actually, nandito po kami sa Tawid, Cavite, kasi may show kami dito. Sinamantala ko na yung pagkatataon, na-interview din na rin si Roldan. Mas gusto ko lang makilala ng mga tao, yung mga ordinary tao, yung papaan tayo ng trabaho, Roldan, sa industriya, lalo pa na hindi lang fashion ang hawak mo eh. Nagka-teatro pa din eh. Kwento mo naman sa amin, paano ka napasok sa ganitong linya ng production work para naman maka-inspire ka sa mga nakakabata. Tumulad din sila sa iyo. It started ako sa isang dance group na isang sikat na sa Philippine Normal College. And nung high school ako, lang ng tanong. Normal ka ba? Normal. Hindi ako na normal. Pero nung high school ako, player kasi ako ng basketball dati. So, nung wala akong makuha ang elective pa noon eh, elective. So, nakita ko, open ang slot ng dance. Okay. So, hindi, nag-try ako. Sige, so, nag-dance ka talaga? Ayun. Dance talaga. It's not sa'yo. Folk dance. Folk dance. So, ngayon, na hanggat sa sumali ka, na naging elective ko, tapos naging yung teacher ko, nakita niya yung potensya, ay paano ka pala magsayaw. So ngayon, ang ginawa niya, pinasok ko sa Philippine Barangay Folk Dance Group based on Normal College. Okay. O Philippine Normal College. Ngayon, Philippine University na ngayon. University na siya ngayon. Then, after noon, nag-try out ako sa Philippine Barangay. Then, yun, hanggat sa naging senior dancer ako, naging ano. Then, syempre, based on my experience, sa mga ano, nakikita ko yung paano nila ginagawa yung stage, paano ka nagsiset-up, paano sila nag-iilaw, paano nila ginagawa yun. Kaya yun ang pinaka... Kaya napunta ka sa ganitong linya. Okay. Roldan, umaarte ka din eh. Sayaw, nagte-technical director, lighting director, kadalasan sa akin, lighting director. Ngayon nga, sabi ko mag-technical ka na rin sa akin para isa na lang, di ba? Minsan nagdedirect ka na rin, di ba? Nakakapag-direct ka na rin dito tsaka sa abroad, di ba? Yung mga biyahe mo. Sa mga dahil, sa dami na nagawa, ano ba sa tingin mo ang pinaka-fulfilling na experiences mo sa lahat ng mga trabahong nalapatan mo na ng pag-iilaw mo, pag-technical mo, lahat? Actually, halos lahat eh. Kasi challenge sa iyo, kunyari, sa dance. Folk dance, iba ang ilaw ng folk dance. Mm-hmm. Sa ballet, iba ang ilaw ng ballet. Sa theater, iba rin ang ilaw niya. May mood yan eh. Iba-iba ang ano, lalo na sa passion. Oo, sa passion iba, yun, iba rin ang ano. Nung first time ko nag-passion show eh, nagulat ako, ay ganito pala yan. Kailangan meron ka pala yung ibang vibration na gagawin para doon. Iba-iba ano, Roldan, no? Iba yung sa teatro, iba yung sa di ba, I remember nagkwento ka sa akin, nandun ka sa isang dance concert, di ba? Di ba, isang eskwelaan? Kasi minsan natatawagan ko po siya, eh, nasa trabaho siya. Eh, syempre naman, I respect his space. Kasi nga, may trabaho din naman siya, di ba? Di ba? So, minsan nasasabi niya sa akin, direct, nasa dance concert lang ako. Although afterwards, tsaka siya tatawag sa akin. Fulfilling naman, Roldan. Sabihin natin in terms of, kunwari, finances. Ako hindi naman ako masyado sa ano yun. Basta tama lang yung, eksakto lang yung binabayad. Hindi ako masyadong nagahangad ng malaki. Gusto ko lang yung experience, na ma-experience ko pa lang ma-experience kung ano yung kailangan kong i-share. So immersed ka talaga sa production work, no? Yan yung pinakamamahal mong trabaho. Yan, yeah, no? Diba? Kasi ang dami ko na rin ano, dati, Oxford, tapos ngayon nag-ano na ako. Mas gusto ko yung arts. Mas gusto. Parang ako din. Ganun din, di ba? Sa tingin mo ba, Roldan, masasabi mo sa stage ng buhay mo ngayon, na-fulfill mo na ba yung mission mo dito sa iyong vocation na pinasulpan? For now, hindi ko pa naman masasabing na-fulfill ko na eh. Ano pa lang eh. Kailangan ko pa, marami pa akong gusto mong matutunan. Kailangan ma-express ko yung mga natutunan ko rin sa mga ibang tao. Roldan,
matagal na rin tayong magkasama sa trabaho, no? Sa hirap ang ginawa, nandiyan tayo lahat. I'm honest naman, di ba, kung ganito lang, ito tayo kaya. Ikaw ba masasabi mo sa sarili mo na pinaka magandang trait mo is yung loyal? Yeah, oo. Kailangan yun. Kailangan mo rin ng isang, lalo sa isang grupo, yung loyalty mo. Kailangan mo yun eh. Diyan ka makikita ng, yung ibabalik sa iyo yung, ano mo eh, yung pagka-loyalty mo sa isang grupo eh. Tapos, Roldan, ako I consider you part of the family already, di ba? So, nakita ko yung concern mo eh. Nakita ko yung concern mo, nakita ko pag merong dapat ayusin, binibigay mo yung suggestion mo, hindi ka nag-aatubili. No, hindi ka nahihiya, hindi ka natatakot, hindi ka nag-hold back na, ay, huwag na lang, baka magalit or baka hindi nila gusto. Ako naman kasi, I take everything, no? Kung sa tingin ko tama, I will accept, di ba? Ganun naman talaga dapat, open tayo, di ba? Itong nandito ka sa, di ba nagpa-contest ako dun sa ano, so logo ng Latin Finger Productions, di ba? And ang pinapili ko, hindi lang kayo, no? Hindi lang kayo, inano ko rin, pinapili ko rin mga modelo, iba production people, mga designers, at yung logo mo yung napili. Bakit yun yung napili mo for Cut and Figure Production? Okay, kasi, di ba, ano, Cut and Figure, di ba yung cut and figure, o, doon pumasok eh. So, yung cut, sabi ko, cut, yung di nakita ko image ng cut, at pwede kaya siguro cut. Tapos yung figure, parang, syempre, model, kung ano-ano mga accessories sa mga ginagamit, ginawa ko yung salamin. Tapos kasi yung cut and figure is, actually, the other meaning of that is catwalk. At saka, nasa fashion ako, so figure, di ba? Figura ang yun, fashion, di ba? Ako, nasa isip ko rin yung, kakakata figure. Pero maganda ito. Kasi yung ginawa mo na may shapes pa, di ba? Yun, yeah. Very now, di ba? Very now. Yeah, so, thank you naman, for that, Roldan. You're welcome. Bagay na bagay siya rin sa cut and figure. Oh, ano? Yun nga, kaya nga siya napili ng karamihan eh. Overwhelming yung choice nila eh. Walang ano, you, walang ano. Tapos, Roldan, matagal ka na rin nagla-lighting director sa akin. And recently nga, technical director na rin, di ba? Na-train ka sa isa sa mga magagaling na lighting directors sa Pilipinas. Lalo na sa Cultural Center of the Philippines, di ba? Doon ang training mo eh. Anong pinakamahalagang leksyon ang naibigay sa iyo ng mentor mo sa pag-iilaw? Sa pag-iilaw dapat ano eh, may puso ka rin. Kailangan kailangan ano, mag-isip ka kung ano ang ikagaganda ng isang show. Sabi nga nang ano, kailangan marunong ka makisama sa mga tao. Hindi lang yung corporate light designer kay ano mo sila yung babaliwalahin mo. Yung nila makakatulong sa iyo. Eh. Eventually. Yung mga taong, kunyari, mga nagsiseta, siya rin makakatulong sa'yo. Hindi lang ikaw. Kasi sabi nga ng mentor ko pa, yung mga mentor ko, dami nila eh. Kailangan talaga marunong ka makisama sa tao. Matanong ko lang, hindi naman kailangan tao, pwedeng experience or bagay, ano o sino ang humubog sa'yo para maging magaling ka sa ginagawa? And so, yung teacher ko, way back 2003, nagkumuha ako ng light design sa Cultural Center of the Philippines. Ah, mayroon sinagano? Pwedeng course? So. Nag-workshop kami ng 1 month. Okay. Grabe yung workshop na yun. Then, yung teacher ko talaga nag-design si Joey Nombres, isa sa mga kilalang light designer sa Pilipinas. Then, after nun, yun, kinuha niya na ako sa isang ano, nagsisimula pa lang ako. Kinuha niya na ako sa isang production, like sa Gantimpala, Philippine Stakers, yung kaya ako napunta sa inyo, kay Vince. Correct. Si Vince ang nagpunta. Oo, si Vince. Tanyaga. Mm-hmm. Director na rin ngayon. Mm-hmm. Oo. Meron siya mga awarded na. May mga BL. Oo. Actually, gusto kong imbitahan yan si Vince minsan. Kasi kaibigan talaga siya. Mm-hmm. Since college pa siya. Administrator na ako sa San Beda. At saka lahat binibiro yan. Pag nagkikita kami niyan, laging nakagano na sa akin. Kasi alam mo naman pala, biro, di ba? Mahilig ako magbiro. So alam niya na yung ugali ko.
Papasalamat ako, pinakilala ka niya sa akin. Yeah, yung first time yung nakita ko doon sa Timog pa yata yung doon. Oh, oh. Ng Timog, sa ko, sino kaya? Hindi ka ba nata Ryan sa Hindi, nandang ka. Tapos yun, yung unang sanyata. Oh, yung unang sanyata. Unang sanyata na. Yes. Roldan, di ba, si Mrs. nandyan, no? Although, nag-work din naman si Mrs. Diba? Naiintindihan niya ba na minsan wala ka ilang araw sa kanya or minsan yung umaga, paano siya nagre-react doon sa mga sa schedule mo na very erratic? Hindi, ano na rin, sanay na rin siya. Kasi alam na yan, bago kami kinasal, nasa arts na ako eh. Oh. Nasa cultural center din siya nag-work. Kaya alam niya na. Doon kami nakakilala. Doon kami nagkakilala. Loving the work. Simula nang bibigpat ako, doon kami nagkakilala. Yun, alam niya na, kaya yung mga production kung gano'n. Hindi siya nag-ano. Alam niya na kung lalo na pagka, ano, katulad nito ngayon. Kaya sabi ko, may show kami nila din. Kasi, okay. Well, Dan, I want you to be specific, no? As a pag-iinaw, malaking aspeto yan sa isang show. Talagang, para sa akin, ang technical, ang ilaw, malaking bagay yan sa isang show, no? Maging detalyado ko nga, paano mo natutunan ang ganong klaseng art? Kasi sa pag technical director ka, ikaw ang mahawak ng buong aspect ng theater operation or theater center sa iyo lahat binibigay ng production o ito, mga, lalo na yung mga costing, mga ganun, dapat alam mo rin yun. Kaya kailangan yun, i-maximize mo kung magkano ang yung sapat na budget para lang doon, kailangan marunong ka rin ng ganun. Budgeting din. Then, sa lighting designer naman, kailangan makipag-communicate ka sa director. So, yun na nga next question ko sa'yo. Ano ang pagkakaiba ng technical at lighting director? So, yun ang... Kasi ako mismo, minsan, nalilito pa din, di ba? Kung ano ba talaga yung specific na ginagawa ng technical? Sa technical kasi, for sure, mas broad ba technical? No? Ano nga yan eh, minsan sinasabi nga namin eh, maging ano yun, para kang Marvel. Gagawin mo at gagawin mo, kunyari, kulang ang isang ganito, paano ang solusyon sa theater? Lalo na ngayon, talaga, no pa naman yung mga safety, dapat nasa iyo rin yan. Hindi ka po pwedeng ipaparig na yung ilaw para lang, tapos kailangan yan, ano yung safety ng tao na nasa itaas, ano lahat yung safety ng... That's technical. Technical. Ito yung sa technical. Kaya nga kami, pagka nagagawa kami, minsan, sinasabi na, risk assignment, assessment. Kasi, paano tatayo yan? Ngayon, meron ng gano'n, kailangan, paano tatayo yan? Anong risk niya? Baka mamaya. Kaya kailangan din talaga technical director. Kasi yung mga ganyan, titignan mo lahat. Titignan mo siya lahat. Kasi ang lighting, specific kasi sa lighting. Lighting designer, talagang sa lighting designer, kailangan lahat kang nakalipit sa director. Kung ano yung sasabihin ng director, yung mga value ng ano, kunyari, itong gusto ng director, possible. Pero kasi po, itong si Roldan, sa pinagalan namin magkakilala, sa alam niya na yung gusto ko, pinababayaan ko na sa kanya. I leave it to you. Kasi mas knowledgeable siya doon, no? Mas madali kang nag-iisip kesa naman yung pinaano ka ng director. Meron na specific ka, no? Pero minsan lang, di ba? Di ba talagang nagaanap? Ngayon po, sabi niyo, kung bahala ka, kung anong gusto mo. Alam mo naman kung ano yung maganda na yan, di ba? Hindi ko na kailangan specify pa. Basta pag nagtiwala ko pa sa isang tao, tiwala ibibigay ko po talaga. Ang audience ko dito sa YouTube, ang pinaka number one audience ko is between 18 to 25. Hulaan mo yung pangalawa, nagulat ako. Makikita mo sa analytics eh. 14 to 17. So may mga nanonood din dito na baka gusto maging katulad mo. Anong pwede mong sabihin sa kanila? Yeah, ano ko lang, thinking sa ano sa mga sa Cultural Center of the Philippines, may mga minsan may yearly workshop sila. Baka sakali makapag-workshop, meron silang tinatawag na workshop. May fee. Maliit lang naman. Kung talagang kaya, meron talaga. Kung gusto nyo, why don't you go to CCP, di ba? Ano nilang yung website nila, yung Cultural Center of the Philippines.gov.ph. Ano nilang, click nilang, baka may mga events sila, activities na ano. Baka, usually yan, summer workshop. In terms of
discipline sa mga bata, anong dapat nilang... Yan, number one yung discipline talaga. Oh, oh. Hindi basta-basta. Huwag kang... Alam natin, lalo na pagka may show ka, kailangan, ano eh, nakapokus ka lagi doon. Hindi yung pa, ano pa yung babanjing-banjing lang. Kasi mabigat yung nahawakan lalo na itong, lalo like sa chatter. Hindi ka pwedeng babanjing-banjing dyan. Mabilis ang circulation ng ano dyan eh. Lalo na yung mga acting. Kailangan mabilis ka dyan. Oo, no? Alam mo kagad. Lalo pa sa theater, pero dano kasi specific. May mga lugar na dapat ilawan. Yeah. Kailangan to fade. Kung kailangan lockdown, di ba? Special ka lang dyan. Special ka lang dyan. So talagang discipline na malaking bagay yun. So kids out there, yung mga gustong pasukan yung trabaho na ginagawa ni Roldan, technical and lighting director, eh sabi niya may workshops daw sa CCP, minimal fee lang naman, baka kaya naman siguro ng magulang nyo kayong papasukin doon, no? Mm-hmm. Malaking bagay eh, no? Malaking bagay pagka, ano, yung lalo na, kasi yung certificate eh. Ay, oo. Yun ang, ano eh, yun ang pinangahawakan mo na nakapagano. Kasi minsan, yung iba, nagsabi lang na, yun, workshop sila, o saan? Lighting director na kaya. Lighting director na agad. Ito CCP. Ito, no? Nasa control center ka, di, at least, may pinanghawakan ka certificate. Alam niyo, thankful lang ako na ang lighting technical director ko is Roldan, who was trained in CCP. Actually, until now, meron pa rin siyang ginagawang events doon na ito nga, kwento niya, pag coming here to Cavite, kinikwento niya nung recently lang after the election, meron na kaagad sila. So, if you really want this kind of career, try it out. Di ba? Hindi naman masama. Di ba? Tsaka, yung ano, iba pa rin yung adrenaline rush so, pag nasa ito. Huwag ka lang masyado kagad nag, ano, step by step. Oo. Hindi yung nagmamadali, gusto mo na si task kagad. Oo. O, lumadwit ako yan, ito na kagad. Hindi. Tama. Nagsimula ako sa pamaba. Talaga. Attitude din. Attitude. Tamang attitude. Mm. Para naman, well, success in the career. Di ba? Ganun naman talaga. Hindi mo malalaman na, ay, ano ka lang. Pero hindi pa rin. Sa as of now, hindi ko pa rin na, ano, na sinasabing, Ang hirap eh. Ang hirap kagad magsalita. Pero mas gusto ko pa. Konti yung paper. Tsaka well done, no? Yung attention to details, no? Mm. Kasi detalyado po itong ganito classic. Hindi basta-basta eh. Hindi basta-basta yung ganito. Okay, Roldan. So, thank you for guesting sa aking YouTube interview. At least, natuloy na rin tayo. Oo, natuloy na rin. Dami na ang best na cancer. Pero at least, ayun na na-interview ko na. Gusto ko talaga, kasi gusto ko maintindihan ninyo kung ano yung trabaho namin sa industriya. Makilala din yung mabuti ang mga tao sa fashion industry, sa events industry. So, this is my technical and lighting director, Roldan Lozano. Bye! Bye!